Welcome sa isa na namang episode ng ating vlog ngayon. Ito ay patungkol po sa ating hanging gardening, guys. Ito, yung mga plastic na lalagyan natin ng fertile soil para ating tamna ng pitsay. So, dalawang pitsay ang itatanim, seedlings ang itatanim natin dito at saka dito sa kabila. So, ang una natin gagawin ay magme-mix tayo, guys. Itong compost, galing sa compost na mga na lupa, ay hahaluan natin ng garden soil, guys. Ang garden soil, guys, ay mabibili natin sa mga aalaga rin ng mga hayupan. So ito ay mga waste ng animal manure sa itong naghahayupan. Mga kasama nating mga farmer na ang kanilang focus ay about livestock. So ang mga waste ay kanilang ibibenta. So ito ang ating binibili. So haluan natin upang maging mas fertile ang lupa na ating ilalagay sa ating hanging hanging na mga tanim. So ito na, guys, at ito ay hahaluin lang natin ng maayos upang pareha ang distribution ng garden soil, guys, or itong mga binibili nating lupa na mga animal manure. Ito na, guys, at dugangin ra palihog dito dyan. So ito ay dito kuan sa baldi or langgana to dito sudli na kaw na ipala diri oh na no. So dito natin ilalagay, guys, sa tapos na nating so dito natin ilagay bago pa natin lalagyan ay butasan muna natin upang maka labas ang tubig sa time na nagdidilig tayo, guys. So butasan ang uwitan para makalabas ang tubig sa tuwing magdidilig tayo. So ito, guys, ay mga waste lang, no? Ito ay hinihingi lang natin sa mga tindahan. Dahil may ano pa tayo dito, guys, itong direct seeding natin na pitsay ay marami-rami. Ito, marami-rami. Kaya inano natin, kinuha natin yung iba upang hindi masyadong crowded. So ito ay ihahangin natin. So na, guys, yung tinanim ko kaninang umaga. So ito, balik tayo dito sa ating trabaho. Itong hanging technique, guys, sa pagtatanim, ito ay mas mabuti yung mga leafy vegetable lang, huwag yung namumunga. Kasi po, kung matagal, konti lang ang silid na lupa, ang tanim. So kawawa ang tanim. Kaya yung madali lang harbisin ang kailangan nating i-tanim dito upang hindi mahurot ang nutrient, maha-harvest na natin ang ating tanim. So guys, dadagdagan natin sa pag-mix, guys, estimate lang natin, no? Hindi naman kailangan talaga na 1:1. Ang importante ay makikita natin na masayang din ang lupa na ating binibili, yung animal manure na 1:1 natin. So hindi na kailangan 1:1. Kung estimate na lang natin
So dadagdag na lang tayo kung nakikita natin ay hindi masyadong verde. Saka na tayo mag-apply ng mga additional na mga foliar sa ating hanging. So ito na guys, anuhin natin upang kung hindi siya compact pa dilig ay magkukumpak yan pag may tubig na. So ito, mabilis lang guys. So ito, doon lang sa kilid ng ating bahay isabit ito na guys. Ito na yung tatamnan na natin ng pitsay. Ito na. Dalawa lang guys dahil 1.5 lang to kasi. So ito na. So pwede na to guys. At mari na tong hanger guys dito ka din. So dito lang natin to ilagay. At saka didiligan natin guys. Ito na guys, didiligan na natin. Okay. At kung nabubuhay na ito guys, mga 3 araw, 5 araw, pwede na nating ilagay sa maigo, sa sinag ng araw upang hindi siya mag yellow, magdidilaw yung kanyang leaves. Again, ang mas magandang itanim nitong mga hanging ay yung mga lipi lang, no? Huwag yung namumunga upang hindi ma uubos kaagad ang mga nutrient nito. So madali lang haharbisin natin. So tatanim na naman tayo ulit. Iba talaga pag namumunga, kailangan hindi hanging yung nandyan talaga sa lupa. Yun lang po. Maraming salamat po sa hindi nakasubscribe. Please subscribe naman po sa aking YouTube channel, Bongs Buddy. At like, comment, and share. Magandang hapon. Maraming salamat po.